Pinapre-record sana yung aking message sa kanya. Kaya maging daan para tigilan niya na ang panloko. Kaya ang mga Kristiyano, no? Ay hindi dapat walang ginagawa. Kayaan niyo sila. Huwag niyo silang pakailangan. Hindi, hindi ko sa church. Hindi ko sa inyo. Ano mo? May personal tayo, may personal tayo. Pero ano po kami mga pastor? Anak namin kayo. Isang tahanan to. Kaya pag mayroon talagang dapat itama, hindi kayo pwedeng kusintihin. Hindi kayo namin pwedeng hindi pagsabihan. Nasa inyo na lang. Kung kayo ay susunod. Hindi pwede sabihin, pakailan meron kami. O talaga, pakailan meron ako. Eh, yun ang tukulin eh. O, hindi mang pastor, no? Kahit kayo member ng church, at alam mo na mayroon, hindi magandang ginagawa sa pakailan. You have an authority to correct. Yan ang equation ng Panginoon. Hindi yung, basta ako'y nakapagsimba, basta ako'y nakaganito, nasahala sila. Kaya tayo ay may pakailangan. We are brothers keepers. Sabi ko nga sa tabis mo, we are brothers keepers. Tagapangalaga tayo ng bawat isa. Kasi kung walang pagmamahal eh, kung walang pagmamahal, nagyari sila. Eh, sila naman na nabuso ko. Pero ano yung pagmamahal eh, kaya kung tayo. Amen! At pangatlo, ibalik ang paningin ng mga bulag. Recovery of sight to the blind. Sabi nga ay nasa 18 pa rin po tayo. 18 na... Kasi, sino ba tayo? Sa mga bulag, sila ay makakita. Recovery of sight from the blind. Sino yung mga blind? Ano po ang yung alitira na blind? Kasi ang Panginoon Jesus naman talaga ang nagpamula sa mga bulag, ano po? So, ang mga bulag po ay mga bulag sa katotohanan. Ano po? Yung wala pa nasa Panginoon. Ano po? Bulag sila sa katotohanan. Wala alam sa Diyos. Kaya, sabi nga ay nakakadanas ng depression, kabiguan. At ang tingin nila sa buhay nila, sabi nga ay malas, pangit, ang buhay. Malas. Kasi nauwala doon sa bulag sa katotohanan, patungkol sa Diyos. So, ano ang ating gagawin? Ipakilala natin si Kristo upang makita nila na may pagkasa kay Kristo. Maraming po lang ngayon. Ang sa buhay malas. Ang sa buhay kaya sabi nga ay ano, swerte lang. Kaya marami ang nagkakaroon ng depression. Kabiguan. So, anong gagawin po natin? Para sila ay pagkaroon ng paningin. Sabi nga ay ibalik sa kanilang Panginoon, recovery of sight to the blind. Diyan natin ng kita ay maalis doon sa kabulagan, no? Recovery. Makarecover sila doon sa kabulagan. At sino? Ibahagi natin si Kristo. Ay, Kristo, ay, may pag-asa, no? Bakit nila ang kailangan lamang ay magtiwala at manampalataya ni Kristo. Tingnan mo namin ang 2 Corinthians 5:7. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Ano po? Dapat ang mga tao ito ay sila ay talagang mamulat, magkaroon ng kabilang pananaw, maalis yung mga kabulugan sa mga mata, makikita nila. Maganda pala ang buhay. Maganda pala. Sabi, limitado ang nakikita ng mga mata, pero yung pananampalataya, pag sila ay nagkaroon ng pananampalataya, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ang kanilang makikita. Ayun, di ba? Ayun, di ba? Diba? Ipit natin. Sabi nga, hindi lang dito yan, hindi dito. Sabi, hindi lang sa clouds, hindi lang sa 4-7, sabi lang pas, sa dulo ng walang hanggan, which is the kingdom of God. Nandun sa third heaven natin tayo. Hanggang sa third heaven, ang ating nakikita. Yan ang faith. So, kung ang physical sense mo naman, no? Panumbalikin ang tao kay Kristo. Panumbalikin natin sila. Kaya yung mga sunat na ginagate, no? Kaya sabi, kaya ang church, sabi na ang church, po, ay hindi isang museo. Hindi isang museo ang church. Mga pinatuyong Kristiyano naman. Di ba sa isang museo?
Ano yung pagpusayo ng mga hayop? Ano nakikita natin sa mga pusayo ng hayop? Di buhay ba itong, di buhay ba itong hayop? Di ba mga pinatuyo? Mga pinatuyo yung naka-display? Kaya ang church, hindi museyo. Hindi tayo yung mga, sabi, institusyon ng mga banal. Hindi tayo, sabi nga, ay museyo ng mga pinatuyo ng Kristiyano. Tayo may buhay. At ang church daw, hospital. So, ba ang hospital? Pag magagawa pa naman yung sakit. Nag-care. Nag-caregiver. At hindi ko istasyon ng pulis. Teacher, kapag ibang sakit. So, parang isang pagtingin natin pag yung, ano natin talaga, ginigil ako sa mga tingin natin talaga ng ano. Mula-ulang nagbaan. Ang church ay, ano hospital? Ano ang church? Hospital, nangangalaga, nagpapagaling ng mga may karamdaman. Kaya, sabi nga, kaya tayo nagtitipon sa loob, no? Nagpapalakas dito, kaya mahalaga na atin tayo mga prayer and fasting, midweek, no, pag-aaral ng Santang Diyos, yan, katulad na yun, nagpapalakas na tayo. Para tayo lumabas. Para tayo lumabas at maglingkod. Maglingkod sa iba. Lalo na yung mga wala pa sa Panginoon. Yung mga bulat, pwede na yung mga bilanggo, para tayo maglingkod. Hindi tayo nagpapalakas para sa sarili na natin. At pang-apat, sabi, palayain ang mga inaapili sa 1884 to set the oppressed free. Palayain ang mga inaapili. So sabi nga po nun, many are oppressed. Parang ngayon yung oppressed. Distress, no? Maraming kabansahan. Way down. Na parang sabi nga sa nila ang daigdig. And grieving. And grieving. Maraming ngayon nagdadalang happy. So they oppressed. Ang tingin nila sa kanilang kalalagayan sila ay talagang aking happy. Social oppressed. Social oppressed. Hindi pa sabi doon, Jesus had compassion on the outcast. Ang ating Panginoon sa Kristo, siya po ay mga bago. Doon sa mga outcast. Pag sinabing outcast, yung mga hindi panggap ng lipunan. So, isang hindi panggap ng lipunan ng panahon yun ay yung mga sakit na keto. O kasi ang mga sakit, yung sakit na keto, pinandidirigan yun eh. Yung kung bababa ang tingin, hindi nga pwede pumunta sa church eh. Pag-i-kinigay ito, pero anong liwanag ko ito?